Hello everyone and welcome back. Alam nyo, hindi ko na maisip kung anong klaseng video ang i-upload ko. Mabuti na lang at naalala ko bigla na dati nga pala akong instructor. Nagturo ako sa driving ng 4 years, 1995 to 1999. So siguro ngayon, very crowded na ang Pilipinas. Talagang ano na, dagsa na ang sasakyan, kumbaga sobra na ang traffic. Kaya ngayon, gusto kong i-share sa inyo yung aking nalalaman sa pagtuturo bilang isang instructor. Kaya dito sa video na ito, ito ang mapapanood ninyo kung paano mag-aral ng driving at kung paano matuto sa automatic man o sa manual. Alam nyo ba na napaka-importante rin na marunong tayo mag-drive dahil just in case of emergency, hindi na natin kailangan tumawag pa ng driver para utusan natin na ipag-drive tayo. Kahit na wala tayong sasakyan, dapat kahit paano marunong tayong mag-drive. Kaya dito sa video na ito, aalamin natin kung paano ihanda ang sasakyan. Dahil itong video na ito, itong parts na ito, or itong lesson na ito ay lesson 1. So, ito yung tinatawag nating fundamentals of driving. Pero ayun nga, kagaya ng dati, huwag nyo itong kalilimutan. So, start tayo sa ating fundamentals of driving. So, fundamental, how to learn. Diba? How to learn driving step by step. So, dapat pag nag-uumpisa pa lang kayo, dapat alam nyo ito. Dapat lagi nyong tatandaan yan. Blowback. So, kung meron na kayong idea dyan sa blowback, so, madali na. Dahil yan na mag-i-start. So, ibig sabihin yan, meron na kayong idea. B, stand for battery. So, lagi nyong tatandaan ang battery dapat lagi nyong chine-check every time na sumakay kayo ng sasakyan or every time na magda-drive kayo bago kayo umalis, dahil napaka-importante niya dahil yan ang nagsusupply ng kuryente. So, isa po yan. Okay? So, L stand for lights. So, yung lights, napaka-importante niya. Lalo-lalo na po sa gabi kung babiyahin kayo ng gabi. So, huwag nyong kalilimutan i-check. Dahil kadalasan, umaalis tayo araw and then minsan naabutan na tayo ng gabi sa daan. So, yung palang ilaw natin hindi pala gumagana. So, bago tayo umalis, check nyo yung mga signals ninyo, yung ilaw ninyo. Baka umiilaw, baka hindi na umiilaw yan. Lalong-lalo na po doon sa mga luma ang sasakyan. O stand for oil. Check natin yung oil. Ayan, kung nakikita ninyo yung andyan yung mga level ng oil. So, check nila. Yung una, yun yung proper. Yun yung tama. Ito namang pangalawa, so medyo kulang na siya. Yung pangatlo, sobra. At yun naman pang-apat, masyado nang mababa. So, dun sa oil stick ninyo, makikita ninyo kung kulang dahil meron siyang mark kung pwede mo nang kargahan o kulang. W stand for water. So, importante rin na kailangan titikin nyo yung water. Dahil nang sabi ko dun sa mga luma ang sasakyan, lagi yung tinecheck yan dahil ng overheat. Yan ang mumula ang overheat. At kailangan nyo check ang inyong kulang. Kung ito ba ay may laman or kulang, so pwede nyong dagdagan kung ano man yung kulang na nakalagay dyan. Another B, stand for brakes. Ayan, isa pang napaka-importante, brake. Dahil pwedeng hindi huminto ang sasakyan mo kapag ang brake mo ay mahina. So,
sa fluid, i-check mo rin yan dahil dyan nakabase ang brake mo sa fluid. Dito naman, kailangan titingnan mo yung kapal ng brake pad mo dahil minsan hindi natin napapansin. So manipis na pala, kaya kumakaskas siya doon. So nakita nyo, yun doon. Ayun, yung tinapatan ng arrow. So yun, kumakaskas siya doon. Pag narinig mong umiingay na, so pero hindi mo na dapat hintayin pang umingay. Kasi ano eh, 1 year dapat. Dapat 1 year pa lang pinapacheck mo na yan. Kasi yung iba minsan mahigit na 1 year na okay pa. So minsan meron namang wala pang 1 year eh hindi na okay. So may problema yon. So ipacheck nyo to. Ayan, air. Napaka-importante din ang air. So dapat mag-check ka. Just mostly ang mga gulong ng kotse, ano yan, 30. Ayan, 30 lang yan PSI. So yung iba, yung mga malalaki 35, merong 40. Depende na rin sa laki ng sasakyan mo. At makikita rin naman yan sa ano mo, sa gulong. Nakasulat yan sa gulong kung ilang PSI ang pwede mong ikarga. So G stands for gas. So importante rin to. Siyempre hindi ka tatakbo kapag wala kang gas, di ba? So dapat i-check mo yan. So saan mo makikita yan? Dito. Ayan, yung iba palibasa mga luma na nga. So ini-estimate na lang nila kung gaano kalayo na yung natakbo nila, kung ilang kilometro na. So doon sila nagbabase. Pero kung meron ka namang gauge sa fuel level, so pwede mo siyang check. Kaya katulad ng isa, empty yung nasa taas, half and then full. So makikita mo, so madali lang. And the 4 additional important things. Ayan, ano ba yung 4 additional important things na yan? Ayun, yung vehicle registration. So isa pala yan, syempre kapag aalis ka, kailangan check mo yung vehicle registration mo. Dahil kapag wala yan, pwede kang kasuhan or makulong. At siyempre kasama dyan yung license plate. Lagi magkasama yung dalawa yan. Ibig sabihin, kapag okay yung registration mo, okay din yung plate number mo. Kaya i-check mo bago ka umalis. Siyempre, isama mo na rin yung lisensya mo. Dahil dyan din nakasalalay ang pagmamaneho mo sa lisensya. Kung wala kang lisensya at maka-aksidente ka, pwede kang makulong dahil yan ay driving without license. And then, kailangan meron kang tools na dala-dala. Magbago o magluma, kailangan palagi mong i-check ang mga ito dahil ito ay napaka-importante. Hindi lamang ang blow bag ang kailangan nating i-check, kundi itong mga ito ay napaka-importante rin. Ngayon, kung handa ka na dyan lahat, na i-prepare mo na lahat yan, meron pa ba tayong nakalimutan? Ito, prepare yourself. So, handa ka ba? Ayan, kailangan nasa kondisyon ka. Hindi pwedeng tutulog-tulog, hindi pwedeng aantok-antok dahil ang buhay natin isa lang. Diyan kung minsan nagsisimula ang aksidente, nasa sarili natin. Kaya ang masasabi ko, ito, if you drink, don't drive. If you drive, don't drink. So, kung nakuha mo na lahat ng basic na ito, okay na. Pwede na siguro tayong mag-umpisa upang patakbuhin ang sasakyan. Pwede na tayo mag-go sa susunod na lesson siguro. Okay? Kung ready ka na sa iyong journey, ayan, have a safe travel.
Ayan mga ka-YouTube, inabot na ako ng gabi. So, hindi bali. So, sa susunod, magkita-kita tayo sa susunod na video dahil yung susunod na video, doon na natin patatakbuhin yung sasakyan ng talagang actual. So, makikita na natin doon kung paano humawak ng manubela, kung paano tayo lumiko ng tama, kung paano tayo umatras, at kung paano tayo umabante. Okay, see you!